Hi guys! Magandang gabi at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So mga guys, alam nyo ba last month lang na napakaraming bagong keepers? So maraming bumili ng mga sulcata tortoise, redfoot tortoise, at netong nakaraang linggo lang marami ring bumili ng mga Greek tortoises. So bukod sa mga tortoises, nauso rin ang mga bearded dragons. So dahil ang daming bagong keepers ngayon at nag-message sila sa ZNB Exotics na nagtatanong sila na kung paano ba ang proper lighting, ano ba ang tamang lighting dito, tamang temperature, mga substrate, at kung ano-ano pa. So mga guys, nandito tayo ngayon para i-discuss lang ang ilan sa mga supplies at mga basic care para sa ating mga exotic pets. So nakakatuwa lang kasi sa mga bagong keepers na to na talagang pinaghahandaan nila ang pag-aalaga. So pinaghahandaan nila ang mga proper cares, mga tamang equipments, tamang mga supplies para sa bago nilang pet. So guys, tara, simulan na natin. Mga guys, nakapag-decide kayong kumuha ng bagong exotic pet, bagong reptile, or bagong tortoises. So mga guys, madalas bumibili tayo or kumukuha tayo ng mga bagong exotic pets sa mga breeders, pet shop, or minsan import galing pa sa ibang bansa. So mga guys, kadalasan, ito ay nagta-travel through carrier or tayo mismo kumukuha sa pupunta sa pet shop or sa breeder. Or kung ito man import ay nagiging airport to airport. So ang travel nito at ang time nito ay napaka-stressful para sa mga hayop, lalo na sa mga tortoises. So kadalasan nakikita natin ang mga tortoises na merong defecate or merong ihi sa kanilang mga container. Gre-release ng body fluids ang ating mga tortoises dahil sa stress. So kadalasan umiihi sila or nagde-defecate sa container during that time, during sa travel time. So napaka-importante guys kung tayo ay pumunta sa pet shop or pinunta natin yung breeder, pag-uwi natin ay mag-ready tayo ng isang electrolyte soap. Gumamit tayo nito. Ito ang Hydrate by Reptile King. Napakadali lang naman kasi i-prepare nito. Mag-ready lang tayo ng tub, tapos warm water, tapos maglagay lang tayo ng Hydrate. So, ito kasi guys, ang mga electrolytes ay nagbabalance ng body fluids ng ating mga tortoises. Binibigay niya rin yung mga energy na nawala, at syempre, nagbibigay rin ito ng mga vitamins para palakasin ng ating mga tortoises. Ibaba yung stress level niya. So guys, napaka-essential nito, lalo kung mayroon tayong bagong mga tortoises. So, lalo kung galing sila sa biyahe or import. So, napaka-importante ng Hydrate. Hindi lang naman ginagamit ang Hydrate kung meron tayong bagong mga tortoise. So, ginagamit din ang Hydrate as a part of the routine na magbigay natin ng supplement sa ating mga tortoises. Binibigay siya 2-3 times a week kasama sa ating mga soaking schedules. So, guys, ito ay para ma-ensure lang naman na hydrated ang ating mga tortoises, well-balanced ang kanyang electrolytes, at well-balanced din ang body fluids niya. So, ito ay pwede niya ma-ingest through their mouth or minsan ma-absorb through their cloaca. So guys, ito ay napaka-essential para sa akin kasi ang hydration ay napaka-importante para sa mga tortoises. Bukod sa paglagay natin ng Hydrate sa kanilang soaking water, so minsan, nakakita kayo ng mga ganito. So, ang tawag dito ay talisay leaves. At syempre, ang pinaka-best time na mag-soak ng mga tortoises is between 8 a.m. to 10 a.m. So guys, ito yung hindi masyadong mainit pero merong sunlight. So napaka-importante na mag-soak tayo between this time at syempre mag-soak tayo ng warm water. So dahil taglamig na ngayon at malamig ang panahon, 5 minutes lang for soaking is enough. So i-encourage lang natin siyang mag-release ng urates or uminom ng tubig. So after 5 minutes, dahil lalamig na yung tubig, alisin na natin si tortoise at i-bask naman natin siya for 10 to 15 minutes para ma-absorb naman niya yung mga ultraviolet radiations galing sa araw. So pag natuyo na siya, pwede natin siya ibalik sa enclosure at pakainin. Pag nagpapakain tayo ng mga tortoises, napaka-importante na magbigay tayo ng high in fiber diet. Katulad ng mga saluyot, kangkong, mulberry leaves, mga damo, at hay. For vitamin A naman, nandyan yung carrots, nandyan din yung squash. So, napakarami at napakasaya nilang panoorin pag kumakain.
So guys, napaka-importante ng diet sa mga tortoises. So kung makikita nyo sa mga pet shops, pet supplies, meron din silang tinatawag na mga tortoise pellets. Ang ginagamit ko rito, ang Ultima Tortoise Pellets by Reptile King. Ito ay high fiber, low protein tortoise diet. So bakit nga ba low in protein? So pag-usapan natin. So bakit nga ba kailangan ng high in fiber ang mga diet ng mga tortoises? In general kasi, ang mga tortoises ay mga herbivore. Ibig sabihin, kumakain sila ng mga plant-based katulad ng damo, dahon, mga gulay. So, mga guys, ang kanilang digestive system ay nakadesign para kumain ng mga plant-based. Meron silang slow metabolism, mabagal silang tumunaw. At sa loob ng kanilang digestive system ay meron digestive bacteria at meron mga gut microbe na tinatawag. So mga guys, ito ay designed na para i-break down yung mga kinakain nila, especially yung mga high in fiber katulad ng mga damo, mga dahon. So guys, pag napakain natin sila ng protein or rich in protein, nahihirapan itong mga gut microbe na to, mga digestive bacteria na to, na i-break down yung protein. So kasi hindi sila nakadesign para mag-break down ng ganon. So, anong nangyayari is mas matagal itong i-digest ng tortoise or minsan hindi nila na-digest. So, anong nangyayari, ang mga protein na pumapasok sa kanilang katawan ay nabubulok. So, dahil sobrang tagal ng digestive nila, hindi nila na-digest na maayos, nabubulok ito. At maaaring mag-build up ng bacteria sa kanilang digestive system. Para maiwasan yun, magbigay lang tayo lagi ng high in fiber at low in protein na mga diet. Katulad ng mga inya, saluyot, mga damo, laging damo. So, huwag tayo magbigay ng mga may protein or high in protein. So, yung mga tortoise pellets ay good na sa kanilang digestive system kasi high in fiber to. So, huwag tayo magbibigay ng mga turtle foods for aquatic turtles kasi meron tong mataas na protein. So, para maiwasan natin ang mga build up ng mga bad bacteria sa kanilang digestive system, gumamit tayo ng probiotic by Reptile King. So, ang probiotic ay mga essential minerals at good bacteria para sa kanilang digestive system. So, binabalance nito ang good bacteria, yung sinabi ko kaninang gut microbe, yung digestive bacterias, na nakakatulong mag-breakdown ng kinakain nila. So, ang probiotic ay nakakatulong para i-balance ito. So, napakasimple lang naman ang paggamit nito. Pwede tayo magbigay ng twice a week or once to twice a week na hinahalo lang to sa paborito nilang pagkain. So, ni-sprinkle lang nila to, konting-konti lang. So, probiotics para sa overall health ng digestive system nila. Pagkatapos nilang kumain, kailangan nilang ma-digest ng maayos yung mga kinain nila. Dahil mga cold-blooded ang mga tortoises, wala silang kakayahan magpainit ng sarili nilang katawan. At umaasa sila sa mga external heat source, katulad ng araw. Kung kayo ay nag-aalaga ng mga tortoises outdoor, nandyan ang araw para painitin ang kanilang katawan. Kung kayo ay nag-aalaga indoors, huwag kayong mag-alala. Napakaraming supplies na pwede nating gamitin. Ang unang-una rito, ang tinatawag na ceramic heat lamp. Ang ceramic heat lamp ay nagpo-produce ng infrared radiations na nagpo-produce ng init. So, in my experience, mas matagal ang buhay ng mga ceramic heat lamp. Ito lang ay walang ilaw, pro heat lang. So, bukod dito, meron din tinatawag na halogen lamp. So, ito ay isang bulb na nagpo-produce ng light. So, dalawa na siya. So, nagpo-produce siya ng light at nagpo-produce siya ng heat. So, bukod dito, bukod sa mga heat lamps, meron pang kailangan ang ating mga tortoises. Hindi katulad sa outdoors na nandyan ang araw na kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng ating mga tortoises. So, ang araw ay meron mga ultraviolet radiations na tinatawag. Merong UVA, UVB, at UVC. Ang UVA ang ultraviolet radiations na nagpipierce to the skin. So, ito ay nag-enhance ng appetite at overall metabolism ng ating mga tortoises. At nandyan naman ang UVB. Ito naman ang dahilan kung bakit na-absorb ng maayos ng mga tortoises ang mga calcium. So, ang UVC naman ay walang masyadong epekto sa ating mga tortoises, pero ang UVC naman ay ang nagiging dahilan
sa pagpatay ng mga bacteria sa surfaces. Sa indoors, wala tayong araw. Pero huwag kayong mag-alala kasi marami rin supplies na ginawa para sa indoors. So, meron tayong 3-in-1 na mercury vapor lamp. Ito ang reptile UV. Meron tong UVA, UVB, at syempre heat source. So, basically medyo lapit na siya sa binibigay ng araw. So, ito ay ginagamit para sa mga keepers na nagtitipid sa dome. So, isang dome lang, tatlong klaseng sources na ang mabibigay nyo. Ang mga UVB ay meron mga tinatawag na mga indicators. Meron tayong 10.0, 5.0, at 15.0. Ang desert UVB ay 10.0. Ito ay para sa mga desert animals katulad ng bearded dragon, sulcata tortoises, at marami pang iba. So, meron din tayo mga 5.0 para sa mga tropical animals. Para to sa mga aquatic turtles, para sa mga iguana, or anumang tropical animals. So, yung mga intense naman ay 15.0 para to sa mga talagang mga animals na nakaya mag-intake ng mga intense UVB. So, itong mga light na to, light bulbs na to, ay mga UVB pero wala silang heat source. So, kailangan natin ng ceramic heat lamp again, saka yung halogen. So, kung kayo ay mag-set up ng mga indoor enclosure natin, kailangan natin ng dalawang dome or dalawang socket para sa mga to. Sa paggamit natin ng mga bulbs na ito, katulad ng reptarium halogen lamp, ito ay 35 watts. So, hindi siya masyadong malaki at mayroon binabagayan. So, para makuha natin ang pinaka-best performance ng halogen na to, dapat iterno natin siya sa tamang size na dome. So, ito ang reptarium dome na 5.5 inches na tamang-tama lang sa kanya. So, para makuha natin ang best performance ng ating mga bombilya, dapat size ng dome ay tama. At katulad kanina, pag gumamit naman tayo ng UVB na meron 26 watts, so ang bombilya nito ay medyo mahaba. So, bagay na bagay naman to para sa 8.5 na size ng dome. So, itong dome na to ay by Nomoy Pets Philippines na 8.5 dome. Pagkatapos natin i-set up ang mga bombilya at mga heat source sa kanilang enclosure, so kailangan natin ma-check ang temperature. So, kailangan natin ng thermometer. Ito ay digital. Ito naman ay analog. So, sa loob ng enclosure, lalo na kung ito ay indoor, kailangan natin ma-maintain ang 32 to 35 degrees Celsius. So, ito ay napaka safe para sa kanila, para hindi sila magkasipon. Lalo na sa panahon ngayon na naglalamig talaga. So mga guys, hindi rin pwedeng mawala ang mga beddings. So ang gamit ko rito, ang Nomoy Pet Philippines Bedding to Reptile Bark Material or Bark Granules. So mga guys, ginagamit ko ang Nomoy Pet Philippines Bedding to Reptile bilang isang barrier sa aking enclosure. Kasi ang aking enclosure ay merong cockpit sa ilalim para mag-hold ng moisture, para hindi dumikit ang plastron ng aking mga tortoise sa basang cockpit. At nagsisilbi rin siyang barrier para yung mga maiinit na surface na tinatapatan ng mga basking light ko at yung mga heat lamps ko na hindi dumikit din sa tortoise. So, napakaganda niyang barrier para mag-hold ng humidity at syempre ma-regulate yung heat. So, in terms of humidity, kailangan din natin ng hygrometer. Ang humidity sa loob ng enclosure ay dapat 70 to 80% humidity. So, wag natin hahayaan na bumaba ng 60% ang humidity sa loob ng isang enclosure. So, ang gawin natin ay mag-spray tayo 3 to 4 times a day, light misting lang sa mga walls ng ating enclosure para mapataas lang humidity. Huwag masyadong basang-basa at kasi nagiging dahilan to ng sipon sa ating mga tortoises. Nabanggit ko din kanina guys, sa UVB, so para ma-absorb nila ng maayos yung mga calcium. So, nagbibigay rin tayo ng calcium supplement katulad ng Reptical. Ito ay by Zoomed
So, ito ay powder form. So, nilalagay ito sa mga pellets, minsan binubudbud, or sa mga paborito nilang gulay. So, dapat konti lang kasi mayroong overdose din ang mga calcium. Lalo na ako sa powder kasi ang mga keepers na katulad ko ay gustong-gusto natin magbigay ng mga supplements sa ating mga tortoises. So, minsan yung calcium ay napapasobra o napapadalas. So, meron tayong isang bagay na para maiwasan natin yon. So, ito ang tawag nating cuttlefish bone by ZNB Exotics. So, guys, ito ay mga chunk, isang mga block sila. So, nilalagay natin sa enclosure to para kung kailangan lang nilang kumain ng calcium kasi nalalaman nila sa sarili nila yon. Kung meron silang deficiency ng calcium or nangangailangan sila sa minerals, kinakagatan nila yung mga cattle bones. So, sarili nila yon. So, hindi sila ma-overdose at tamang-tama lang para sa kanila. So, nagpe-prevent din to para sa mga overgrowth ng beaks. So, medyo matigas to, pero kinakagat nila. Sa huli, guys, syempre, kung magpapakain tayo ng mga ating mga tortoises, kailangan natin ng mga feeding bowls. Katulad nito or neto. So, minsan, okay din yung mga flat surface katulad nito. Ito ay by Nomoy, isang flat rock. So, bakit natin kailangan ng mga ganito? Kasi ang mga tortoises ay mga ground dwellers. Mahilig silang mag-sniff or mahilig silang mag-graze. So, madalas, yung mga pinapakain natin ay dumidikit sa mga substrate. So, dumidikit sa cockpit, dumidikit sa mga buhangin. So, anong nangyayari is nakakain din nila. So, sa minimal, okay lang naman na may konting sand, may konting kung ano. Pero kung in the long term, kung marami na silang nakakain, nagkakosto ng impaction. So, lalo na sa mga tortoise pellet, lalo kung sinook natin sila at nabasa at dumikit sa mga substrate. So, ito napaka-essential, lalo sa mga baby turtles. Kailangan natin ng mga feeding bowls at drinking bowls. So guys, huwag nyo kakalimutan na kailangan din ng tubig sa mga tortoises. So guys, hanggang dito na lang muna. Sana na-enjoy nyo at sana natutunan nyo yung mga ilang supplies na pwede natin gamitin. So mga guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Happy keeping at stay safe. Bye guys!